Welcome back sa aking channel. Pagkukwentuhan natin ang Slam Dunk Season 2. Ito po ay nabasa ko lamang sa isang site. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago natin simulan, intro muna tayo. Slam Dunk Chapter 99. Matapos bumalik si Sakuragi, pinakita niya ang kanyang bilis at isang pambihirang windmill dunk. Dahil usapang windmill, alam niyo ba na ang kauna-unahang nag-windmill dunk sa NBA ay si Dominic Wilkins? Isa siyang 1980s basketball legend sa NBA. Isa siyang small forward at tinanghal na Hall of Fame. Kaya tinawag na windmill dahil sa pagtalon ay iikot ang buong brasong may hawak ng bola, sabay malakas na ipapasok ang bola sa ring. Samantala matapos mag-windmill dunk si Sakuragi, hinamon niya si Morshige ng showdown. At ngayon ay magsisimula na ang kanilang tunay na laban. Habang tinatakbo ni Morshige ang bola, sinasabayan siya ni Sakuragi. Hindi ginagamit ni Sakuragi ang tunay niyang bilis para masabayan si Morshige. At nang malapit na si Morshige sa kanilang basket, tumalon siya kasabay na tumalon din si Sakuragi na nasa kanan ni Morshige. Malakas niyang pinalo ang bola. Sa lakas tumilapon ang bola sa malayo, agad na sinalo ni Kenzo. "Thanks," wika ni Kenzo. Pagkababa ng dalawa, tumakbo sila. "Walang hiya ka," wika ni Morshige. "Ayaw mo lang tanggapin," sagot ni Sakuragi at ipinasa na Kenzo ang bola sa kanya. Habang tumatakbo si Sakuragi, sinasabayan siya ni Morshige at nang malapit na si Sakuragi sa kanilang basket, napatayo ang mga manonood dahil biglang umiko si Sakuragi sa ere at nang pagharap niya sa ring, malakas niyang ipinasok ang bola gamit ang kaliwang kamay. Yun ang 360 dunk ng laking mga mata ni Inami habang si Haruko ay namumula ang mukha niya dahil sa pinapakitang mga dunk ni Sakuragi. Sobrang in love na siya sa sigawan ng buong team ng Shohoku, kasabay ng malakas na sigawan ng mga manonood habang ang team ng Miho ay napanganga na lang sa mga dunk ni Sakuragi. Hindi makapaniwala si Morshige na nakakapunto si Sakuragi, hindi niya mapigilan ito. Si Mitsui naman ay hindi makapaniwala sa pinapakita ni Sakuragi. "Siya ba ang Sakuraging nakilala ko noon?" tanong ni Mitsui habang naalala ang mga kapalpakan ni Sakuragi noong baguhan pa lamang ito sa basketball. Samantala si Namito, Takimeya, Noma at Yuji ay nakanganga dahil kay Sakuragi. "Ang galing ni Hanemichi!" wika ni Takemeya. "Paano niya nagawa yun?" tanong naman ni Mito. "Ang galing mo, Sakuragi," sigaw ni Jasmine, sabay palakpak sa sobrang saya. Subalit nang makita niya si Rokawa, nahalata ng nagagalit ito sa kanya. Habang si Kiyota at Maki, "Hindi. Imposible. Paano niya nagawa yun? Paano niya nagagawa ang mga dunk na yon?" na hindi makapaniwala si Kiyota at ang katabi niyang si Maki ay medyo nagulat pa rin sa dunk ni Sakuragi. Alam niyo ba na ang 360 dunk noong 1976 ay kauna-unahang 360 dunk? Si David Thompson ay kauna-una ang nakaperpekto ng 360 dunk noong 1976. Matapos gumawa ng 360 dunk si Sakuragi, tumatakbo na si Morshige habang dinidribble ang bola. "Hindi mo ako matatalo,"
Sigaw ni Morishige. Oh, ako, ang hindi mo matatalo, Morishige. Sagot ni Sakuragi habang kasabayan si Morishige sa pagtakbo. Nang malapit na si Morishige sa kanilang basket, tumalon siya ng buong lakas. Gamit ang kanyang dalawang kamay, buong pwersa niyang ipinasok ang bola sa ring. Hindi na siya napigilan ni Sakuragi. Oh, ano? Sino ngayon sa atin ang tunay na malakas? Tandaan mo, lamang pa rin kami. Nakangiting pagmamayabang ni Morishige. Masyado kayatang mayabang. Dapat sa'yo turuan ng leksyon. Sagot ni Sakuragi, sabay pasa sa kanya ng bola ni Kenzo. Sabay takbo ng mabilis ni Sakuragi. Sa sobrang bilis ni Sakuragi, hindi na siya mahabol ni Morishige. Masyado siyang mabilis. Ibig sabihin, kanina ay pinagbibigyan niya lang ako. Nakakainis, wika ni Morishige sa kanyang sarili. Pagdating ni Sakuragi sa kanilang basket, isang dunk na naman ang pinakita niya sa madla, ang between the legs dunk na talagang todo sigawan ang mga manonood sa galing ni Sakuragi, lalong-lalo na si Haruko na nasa bench. Samantala sa taas, nanonood si Coach Tsuya. Nakangiti siyang pinapanood si Sakuragi. Naalala niya noong panahon na tinuturuan niya si Sakuragi. Isang linggo nang nagsisimula pa lang si Sakuragi sa training ni Coach Tsuya. Talaga tanda? Ituturo mo sa akin ang iba't ibang style sa pagdadunk? Tanong ni Sakuragi. Oo, pero bago muna yan, kailangan mong isuot ito. Sagot ni Coach Tsuya. At ano naman to? Sabay buhay ni Sakuragi. Napakabigat, reklamo ni Sakuragi. Kailangan muna natin palakasin ang katawan mo. At kailangan din natin paunlarin ang bilis mo. Pagkatapos nun, ituturo ko sa'yo ang iba't ibang techniques sa pagdadunk. Una, ang between the legs dunk. Back scratcher dunk, tomahawk dunk, windmill dunk, at iba pa. Kailangan mong tumakbo. Magsasanay ka na suot-suot ang mga yan. At sasali ka sa mga practice game ng Takashita na suot-suot ang mga yan. Sagot ni Coach Tsuya. Sinabi mo yan ah, sisiw lang sa akin to. Sagot ni Sakuragi. Subalit nang simulan na ni Sakuragi ang training niya na suot-suot ang mga mabibigat na bagay habang tumatakbo siya. Ha? Tanda! Pagod na ako! Reklamo ni Sakuragi. Sinabi ng huwag kang titigil. Sabay palo ni Inami ng stick sa ulo ni Sakuragi at inabo ni Inami si Sakuragi na sumisigaw na hirap dahil sa mabigat na bagay na nasa katawan niya. Pagkatapos maalala ni Coach Tsuya ang nakaraan, nagising siya sa tomahawk ni Sakuragi na talagang sumigaw ang buong manonood. Mukhang nagbunga na rin talaga ang mga training niya sa inyo, Coach, wika ni Ichiro. Oo. Parang nakikita ko lang ang sarili ko sa kanya. Sagot ni Coach Tsuya. Ang natitirang oras para sa first half ay 1 minute and 12 seconds. Ang score ng dalawang kupunan ay 33-27 at lamang dito ang Miho. Sa second half, doon ko na tatapusin ang laban na to. Wika ni Sakuragi sa kanyang sarili. Dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating ia-upload. Maraming salamat po!